Hi, mommies! Bago ang lahat, flex ko lang sa inyo si Yuha Gen 2. As you can see, nag-leak na siya kasi super full na nung cup niya. Sa left ko to kasi slacker boob ko si right. So, ayan, first pumping session ko today and 15 minutes pa lang napuno ko na yung cup ni Yuha Gen 2. Nakakatuwa lang to kasi nung una hindi talaga ako masaya sa purchase ko sa kanya kasi sobrang sakit niya. Pero ngayon, halos siya na lang yung madalas kong gamitin kasi tuwan-tuwa talaga ako sa kanya. Drain kong drain talaga. So, ayun na nga, magpapakita ko sa inyo kung paano ba or kung paano ko ba ginagawa yung picture method. As you can see, ito yung first pumping session ko kaya sobrang dami kong nakuha. Ganito naman yung usual na nangyayari, madami sa first pumping session lalo na kapag umaga kasi hindi na ako nagpa-pump sa midnight. So ayan, 350 ml diretso sa picture na and then diretso na sa ref. Yun yung mga na-pump ko kagabi na ibabag ko din mamaya. Ito naman yung second session ko. Isasama ko na siya sa picture since same temperature na sila. 2 to 3 hours okay na yan. Pwede na siyang pagsamahin. Same temperature na sila. So, ito na yung third pumping session ko. 3 hours naman yung pagitan nito. Usually kasi sa morning sessions ko, madami talaga akong output. Yung ganun naman kadalasan, diba? Kaya maganda daw talaga yung nagpa-pump sa middle of the night. Kaya lang hindi ko na talaga kaya. Kaya tinanggal ko na yung middle of the night session ko. Kaya talaga naghahapit ako tuwing morning. So, lagay lang ulit sa ref and then pag 2 to 3 hours na, pwede na ulit pagsamahin. Tapos, ito na yung aking fourth pumping session. Ilalagay, ito transfer ko lang ulit dito sa bottle na to. As you can see, konti na lang yung output ko kasi hapon na. Kasi nga, fourth pumping session ko na nag-umpisa ko 7, and then 9, and then 1. Tapos ngayon, 3 p.m. na. Kaya, kukunti na lang yung output ko. But, that's okay. Mamaya, madami na din yan sa mga susunod na session. Ang advice ko lang sa inyo, mamis, kung hindi kayo mahilig uminom or humigop ng mga sabaw, and then, hindi din kayo mahilig sa supplements kagaya ko, hindi ako nagmamalunggay capsule, stay hydrated. Before, during, and after pumping, make sure to drink ng madaming tubig para yung mga outputs nyo is madami din. This is the last output na isasama ko dito sa picture. I'm currently pumping din ngayon. And yung 6th and 7th output ko, hindi ko na siya isasama dito. Yung output ko kasi from my last two sessions is yun na yung dadalhin ko sa taas kapag natulog kami para kapag nagising si Aman din sa madaling araw, yun yung i-consume niya. Hindi kasi ako komportable magdala ng thawed milk sa kwarto since yung lifespan niya is 1 to 2 hours lang kapag nasa insulated bag siya. Compared kapag freshly pump ang milk, mas matagal yung lifespan niya kesa dun sa thawed milk. Dun sa last na vlog ko, mamis, diba sabi ko sa inyo, bumaba or nag-decrease yung output ko, which stresses me out. And ngayon, sobrang happy ko kasi unti-unti ko na siyang naiibalik dun sa normal kong output. Total, binalik ko din yung pumping session ko para kasing hindi pa ako ready na bumaba yung output ko kasi feeling ko hindi pa enough yung stash kong naipon para kay baby. Noon kasi nag-6 sessions na lang ako. Ngayon, binalik ko siya sa 7 to 8 times a day para bumalik din sa dati yung output ko. Gusto ko kasi madami pa akong maipon. Hindi enough sa akin yung napuno ko yung freezer ko. Gusto ko madami pa din maipon. Kasi kagaya ngayon, ginagamit ko na yung stash ko. And yung first layer ng upright freezer ko is lagpas isang linggo lang kay baby. Malakas na din kasi siya ngayong dumede. Kaya hindi ako kampante dun sa nagiging output ko nung nakaraan. Meron tayo ngayong 5 bags na napuno, tapos 2 bags dun sa kagabi. Tapos ito yung dadalhin ko sa taas mamayang gabi para kay baby. And may papampa ko mamaya uling 10.